Nagtatatalon-talon siguro ngayon mga kababayan yung mga dilawan sa tuwa. Bakit niya Mr. Maravillas? Na-quit kasi po si Maria Reza ng Rappler sa kasong tax evasion. What? So ito yung patunay na may hustisya dito sa Pilipinas. Sumali yung mga sinasabi ninyo, mga dilawan, na we don't have any more a functioning judiciary. Eh di ba lagi yung ganun yung sinasabi ninyo? Kaya nga gusto ninyo, pumasok dito yung ICC. What? Doon sa mga killings during the time of former President Digong. Kasi patay na yung hustisya. Yan ang problema sa inyo mga dilawan eh. Pagpabor sa inyo, buhay ang hustisya. At buhay yung press freedom. Patunay na may press freedom anya. Pagkatapos, pag hindi pabor sa inyo, tulad ng libel, convicted si Maria Reza, patay na yung hustisya. So nabubuhay at namamatay yung hustisya. Depende kung pabor o hindi pabor sa inyo. Ganon mga kababayan ang takbo ng utak nitong mga dilawan. The Court of Tax Appeals on Wednesday has acquitted Nobel laureate Maria Reza and Rappler Holdings Corporation of 4 counts of tax evasion. Tax evasion po ito. Wala man itong kinalaman sa press freedom. In-interview si Maria Reza. Iyon ang takbo ng ano niya. Tagumpayan niya ito ng freedom of expression. What? Ano na, yung libel siguro, yun kung mabaliktad mo yung desisyon ng conviction sa inyo, o di, may relasyon yun sa press freedom. Pero yung kalaban mo doon, di man gobyerno po. Ang kalaban mo doon, pribadong complainant. Diba? In a decision by its first division, the tax court ruled in favor of acquittal for failure of the prosecution to prove the guilt beyond reasonable doubt. May panahon nito ni President Digong. Wala man ditong kinalaman po yung administrasyong bumbong. Ano ba? Baka masabit na naman po sa kwento yung yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito. Wala po, walang kinalaman dito. So, yun po. Nagita ko kanina, pinagkakaguluan ng mga nasa mainstream media si Maria Reza at may paiyak-iyak pa. Nagdrama ng todo po. The case was filed in 2018 by the Department of Justice over the failure of Reza in Rappler to declare a $162.41 million profit from the issuance of the Philippine Depositary Receipts or PDRs in 2015. PDRs are financial instruments used by some entities to receive foreign investments without violating the constitutional requirement of full Filipino ownership. Sabi rito po sa balita. Ito ngayon mga kababayan, si Maria. Pinagkakaguluan mga kababayan ng mga reporters. Ayan po. May mga paiyak-iyak pa po siya dyan, no? Ayan. Adali. Biyong naninikip yung dibdib niya, hindi makainga. Matindi yung drama po kanina. Sabi dito ng mga reactions ng mga kakampi nila, justice in truth always prevail even in the most difficult times. Mabuhay ang Rappler at congrats to Maria Reza. O, kita ninyo? Patunay na may justisya talaga dito sa Pilipinas. Sabi pa ng isa, when the truth
is what is fought for the truth will prevail. Justice prevailed. Keep on fighting. Oh, kita mo? Congratulations, Maria and Rapplers. Rappler, finally, kahit pa paano, gumagana pa ang justice system. Sana lahat ng mga pinagtripa ng past administration makakuha ng ustisya. So ito po ang patunay na gumagana po ang ating justice system dito. Sumali yung mga pinagsasabi ninyo during the time of President Digong na wala ng ustisya. Yan ang masama sa inyo eh. Sabi ng isa pa, sometimes justice prevails in the Philippines. Kudos to the court for upholding fairness in justice. So paminsan-minsan, depende kung ang desisyon pabor sa inyo. Yan ang sinasabi natin kanina. Pag pabor sa inyo, may ustisya. Pag hindi pabor, patay ang ustisya. Oh, dito sa isa pang kaso mga kababayan at breaking news ngayon, siguradong ang sigaw ng mga Dilawan, patay uli yung ustisya. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito yung balita. Oh. Siguradong patay ang ustisya rito. DOJ junks murder raps versus police officers over killing of labor leader in bloody Sunday raids. Patay ang ustisya, mga kababayan. The Department of Justice dismissed the murder complaints filed against 17 police officers over the killing of labor leader Manny Asuncion, one of the activists slain in the bloody Sunday raids in 2021. Naalala ninyo ang kwentong ito? The DOJ panel of prosecutors, in a resolution released only on Tuesday night, dismissed the complaint for murder under Article 248 of the revised penal code against the cops for insufficiency of evidence. Wala niyang ano, walang sufficienteng ebidensya na magpapatunay na talagang plinano yung pagpatay. Anong nangyari anya? Lumaban, may isiserve na warrant of arrest. Ayun, nakatunog itong mga personalities na to. Then luminaban. Eh siyempre, luminaban, then in-engage ng police. Ayun. Siyam yata yung namatay. We lament the death nitong si Emmanuel Asuncion. However, sabi rito, complainant in the evidence she submitted failed to discharge the obligation to prove the existence of a crime and identify the perpetrators thereof. Ibig sabihin, hindi maari na murder yung kaso po. Walang kasong murder. Nang tingnang maigi yung mga ebidensya na iprinisinta mga kababayan ng complainant. So ano-an niya, Mr. Maravillas, yung nangyari? Inamatay yung mga personalities na yon. Namatay po, sabi dito sa kwento. Kasi po, siyempre, in-engage ng mga authorities, ng mga polis, nagpaputukan sila, nagpaputok na rin. In other words, mga kababayan, walang nilabag na batas. Walang nilabag na rules of engagement. It is within the rules of engagement. So yun po ang lumalabas po dito. Kaya siguradong ang sigaw ng mga mga Dilawan, patay na ang ustisya uli. Kay Maria Risa, buhay yung ustisya. Dito, patay yung ustisya po. So sabi rito po, uh,
The complainant at yung ebidensya na sinabmit po failed to discharge the obligation to prove the existence of a crime and identify the perpetrators thereof. Hindi din na-identify kung sino yung mga perpetrators po. In the absence of proof, there could be no probable cause to charge the respondents, sabi po sa resolusyon ng DOJ. Asuncion is the coordinator of the Progressive Group's Bayan in Cavite and his wife, Lizelle, filed the murder complaint, mga kababayan. He was one of the activists and community leaders killed in simultaneous raids early March morning noong 2021 by police to serve search warrants in Calabarzon provinces. May dadala lang ano, mga wanted po ito na mga subject persons. May search warrants po. Tag as the Bloody Sunday raids, the incident sparked public outrage and prompted the creation of a special investigation team under a DOJ-led task force following Administrative Order 35. Cops all claimed the subjects of the search warrants had fired on them. Eh, biglaan niya kaming pinutukan, isiserve namin yung search warrant doon sa lugar na tinitirhan nila. Ayon, eh siyempre, in-engage ng police. A claim refuted and questioned by the families and rights groups of the victims. In the case of Asuncion, the police had claimed there was a chase from his house in Rosario, Cavite to the Office of Workers Assistance Center in Dasmariñas, Cavite. O ngayon, sabi rito, Kilusang Mayo Ono Chairperson Elmer Labog and Defend Southern Tagalog's Charmaine Maranan refuted this. He said Asuncion and his wife had been staying at the office since Saturday night. They said Asuncion's house was searched at 4 a.m. daw before he was supposedly chased to Dasmariñas and eventually killed at around 5 a.m., sabi po ni Labog. And this is a blatant lie. Lizelle, who filed the complaint, said the police officers did not knock at the door. Hindi man na niya kumatok, but more or less six cops kicked and smashed it. Binagsisipaan niya at binalya. While she and her husband were sleeping, tulugan niya kami noon. She also belied that Manny fired the first gunshot. Si Manny Asuncion, hindi man na niya totoo yung sinasabi ng mga polis na unang nagpaputok ng baril si Manny. But prosecutor citing the elements of murder held in jurisprudence said they find that the circumstances daw presented by complainant in support of its accusation against the respondents are insufficient to establish probable cause for the crime of murder as the complainant Asuncion, si Lizelle, yung asawa, failed to adequately substantiate her allegations against all the respondents, yung mga pulis. Prosecutors also said Lizelle did not identify six of the respondents. Hindi man niya na-identify niya, hindi man niya nakilala. And did not detail their respective participation. Wala ding detalyan niya kung ano naging participasyon ng sinasabi niyang mga sangkot. She was also not able to see kung sino yung bumaril sa kanyang asawa. Hindi man daw niya nakita. O so, paano yon?
Based from the foregoing circumstance, it is clear that there was no eyewitness to the purported killing of Emmanuel Asuncion or Manny Asuncion, sabi po ng DOJ. Likewise, there was also nothing that directly incriminates the respondents in killing him. The prosecutor said, adding that the complaint against the cops only have allegations in suppositions of the killings. Lahat man lang anya, allegation. Ibig sabihin, aka-aka man lang. Chismis. The special investigation team report also only presented circumstantial evidence that are broken and incomplete. Hindi niya kompleto at watak-watak pa. The prosecutor said that, on the contrary, there are evidence showing that the implementation of the search warrant was a legitimate operation. Kasi galing usgado yun eh. May search warrant issued sa mga authorities. Legitimate operation yun niya and the process thereof. Emmanuel Asuncion resisted from the police authorities. Kaya nangyari yon. Nagkaputukan. Ayun. But anyway, isa man lang yung linya nito, mga kababayan na lalabas sa bibig ng mga kalaban. Patay na yung ustisya. Anyway, kung may kan kayo, reklamo kayo, di may abogado naman kayo, di ba? So you question the decision na pinalabas ng Department of Justice junking the complaints of murder, the murder charges. Abogado naman kayo ni. Ikonsulta ninyo kung anong mga kailangang susunod na hakbang. Kasi anyway, yung ating ustisya naman eh, buhay na buhay. At least doon sa kaso ni Maria Ressa, buhay na buhay kasi acquitted siya. Dito, ang acquitted yung kalaban ninyo. Yung mga pulis yung acquitted dito. Anyway, baka lang mga kababayan, gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po pinapahid, you will look 10 years younger than your age. Para sa mga cancer patients, try lang po ninyo ito. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Di man siya gamot po. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ayos. Di bueno, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.